morning, good afternoon, good evening, no? May bago na naman tayong vlog, no? Ano yung vlog natin, guys? 1 centavo, US Philippine coin to, no? 1937, no? Ito yung mga binablog natin, no? Yung mga luma, no? Yun objective natin, no? Na nag-vlog ng may bag, na may presyong mga coin, no? Kasi ayaw natin masayang oras nyo, no? Ano ba to, guys, no? US Philippine coin to, no? Manila Mint, no? Manila Mint. Pag sinabi mo, Manila S, San Francisco, no? Dun ginawa. Yung ginawa to. No? Itong coin na to, guys, ano to? Vintage na to, no? Going to antique. Di ba? Ilang panahon na lang, eh, pag 2037 na tayo, eh, 100 years na. Antique na. Pag sinabi vintage, eh, 20 years, no? 20 years sa taas, no? Pero sabi nga natin, hindi naman antique yan, 80. Consider ba? Siguro super, ano na, super vintage, no? Konti na lang naman, no? Basis lang naman ng antique, eh. Pag sinabing antique, medyo, ano, tingin natin dyan, no? Wow, no? Tagal na, pag vintage, ano na naman natin yung pamantayan na naman natin sa tawag sa isang mga bagay, no? Pero, yung 1890, konti na lang, antique na yan, Ano na yun talaga? Valuable na yan, no? Kung maraming naghahanap, no? Maraming naghahanap, no? Talagang may presyo. Eh, kung sabi mo, antique yan, wala naman naghahanap. Di ba? Priceless ba yan? Priceless yan, siguro, kung talagang, ano yan, magandang-maganda. Pag sinabing priceless, may mga tao na konti na lang ayaw bitawan kahit taas presyo mo ng mataas, hindi bibigay sa iyo, no? Bakit? Mahal niya isang bagay, no? Meron naman pag sinabi mong priceless, yung taong nakakailangan ng ganyan, bibilin yan, no? Bibilin yan kahit mahal, no? Kasi ikaw na lang may hawak, No, at dalawa na naman, lima na lang may hawak. Hindi niya makakuha, hindi niya mabili dahil nga ayaw bitawan. Walang competition, wala siyang kalaban. Kaya minsan kaya binibili ng mahal, magagulit. Ba't mahal ang bili? Lima na lang yan, Di ba? Isa na lang yan. Kailangan ng tao yung gustong gusto. No? Gustong gusto. Kahit mahal yan, bibilin sa'yo yan. No? Kahit mahal yan. Pero dapat, tama, alam ko naman samantalahin yung presyo. Pero kung ikaw magbibitaw, tawa naman yan. Siguro doon mo hindi ka may stress, no? Kasi ako minsan may mga bagay ako na binitawan, Kailangan natin ng pera. Wala na makukuha. Di ba? Minsan, hindi ka makamupon, Hinahanap-hanap mo siya. Di ba? Hinahanap-hanap mo siya. Kasi nga talagang ikaw lang meron. Di ba? Trophy mo yun, Sa mga kolektor na isa na lang, trophy yun. Lagi niyang pagmamalaki yun, no? Wala kang pakialam mo sabihin ng ibang tao, hibang yan, kahit isang pirasong text yan. Ganun ang mindset ng mga kolektor, no? At kung ikaw meron yun, konti na lang, no? May bibenta mo na mataas yan, no? May bibenta mo na mataas yan. Kasi ang tao, pag sobra man ng pera, tapos, gusto niya ganyan kolektor, koleksyon, bibilin sa'yo yan, guys. Kaya doon ka mumulekta sa konti. Huwag ka mumulekta ng marami pa. Minsan paikutin ka lang ng ibang vlogger na hindi ako tinitira yung mga vlogger kasi ayoko naman talaga yung may nakikita ako na sasaktan na naloloko ng tao. Kung gawin sa'yo, masakit yun. No? Ngayon guys, magpunta tayo sa composition, no? Para malaman natin kung anong klaseng metal to, no? Kung ilan ang ginawa. Guys, no? Ang type niya, standard circulation coin, no? Umikot to, no? Umikot. Years, 1934, 1937 to 1944, no? Nag-switch siya ng design, no? From eagle, na malaki ang eagle, ng shield, no? Ibang design niya, yung likod niya, no? Pero yung harap niya, ganun pa rin, ha? Currency, peso, no? Peso. Composition, brass. Magandang metal to. Pero malambot to, no? Soft to. Pero, ingatan natin, no? Kaya kailangan malaman natin yung composition. Ingatan natin kung kailangan malalambot siya. At may value yan. At pag tinamaan yan, nasira, lumababa. Minsan, nawawala pa, no? Disgracia, gracia na, disgracia pa, no? Brass, ano niya, composition, 95% copper, 5% zinc, no? Weight, 5.3 grams, no? Nasa middle siya. Diameter, 25 millimeter, no?
na nila. Pag thickness, 1.65 mm na, tama lang. Demonetize, yes, na. Yung mintage, yung dami ng ginawa, ilan ba guys, na? Dito nga natin, na. Ano to yung, ayun, yung 1937, may Manila Mint at may San Francisco, yung letter M, S, diba? Ayun guys, na, nawawala tayo, na. Ngayon, pupunta tayo sa kasi itong cellphone natin minsan nag-o-open, no? Minsan nag-o-off, no? Yung dami ng ginawa niya, guys, no? Ito na natin dami ng ginawa niya, no? 1937, 15,790,000, no? 15,790,000, no? Marami na ba yon? Siguro sa 1/4 kasi, kung sasabihin ko madami, nasa 50 million, no? Maximum 100 million, no? Pero ito, may gumawa ditong 136 yung 1944, yun ang pinakamadami, no? 136,485,798, no? Yun yung madaming ginawa sa taon na to, no? Sumunod to, ito yung 1937 na, no? 1937 na yung sumunod na ginawa, 15,790,000. Wala siya sa middle, kasi kung sabihin ko middle lang dami ng ginawa, ito nasa 50 million, para sabihin ko siyang half. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na siya, kunti na lang yun. Kasi talagang nadurog to at kinuha ng hapon. Ginawang ammunition siya. Kaya makikita niyo yung mga pera nakabaon sa lupa. Panahon ni KMJS, nakabaon sa lupa, di ba? Kasi nga talaga ninanakaw ng hapon, no? Kaya yung hapon ngayon, medyo mabait sa atin, no? Kinukuha nila kasi gagawin nilang bala. Tinutunaw kasi wala naman silbi sa kanila yun. Ayaw nila, no? Ang ganong klaseng pera. Kaya nga mayroon tayong pera dito sa Pilipinas ng Japanese money. Mickey Mouse, no? Mickey Mouse money yung tawag nila, no? Yun yung namayagpag. Pero makikita mo sa mga, no? Makikita nyo guys sa mga bentahan ng mga coin, no? Andun, marami. Pero halos mura lang naman ang bilya. Kasi yung iba, sinunog yun. May mga video pa yun. May mga litrato na sinunog ng Pilipino yung halos truck-truck na pera ng Hapon, no? Kasi talaga wala naman silbi sa atin yun. Ayaw natin, alam naman, gamitin natin yun. Eh, yun yung sumakot sa atin, no? Yun. 15,709,000. Pero hindi natin pinapaliwanag, guys, yung mga nun. Good, very good, fine, very fine, no? Detalyado kasi yan, you know? Saka kami siya, hindi naman tayo sumusunod sa ganun, itong pagkasabintahan, you know? No? Atin on the spot, eh, no? On the spot. Yung mga buyer naman, minsan hindi naman yung tinitingnan. Oo. Oh, ano na lang. On the spot na lang, titingnan kung maganda. Yun yung mga, no? Pero yung mga masayalan, pag malaki ang presyo, eh, talagang bubusisiin niya kung good, very good, fine, very fine ba yan, no? Almost uncirculated, no? Kung gamit, titingnan nyo muna yun bago ko bilang kung mataas ang presyo. Pero kung sa mga medyo mababa lang, ba? Alam mo na, reasonable yung price, reasonable, no? Kasi, transaction ang madali lang yun, no? Lalo na, alam nyo naman, mura, no? Pero ikaw, observahan mo, no? Kung talagang high grade at may error yan, no? Nagamit ka na mag-defying, no? Huwag mong bebenta agad. Kaya nga mag-aaral ka sa tamang tao, no? Katulad yung sinabi ko kanina, no? Yung ad-lib natin, no? Na huwag manluloko, no? Ako kasi ang dami nag-message sa akin, guys. No? Ang dami nag-message. Madami na naman tayong video. Kaya nga nagsasabi sa ating kuya, magkano presyo nito? Hindi ko pwedeng presyoan yan. No? Nang, hindi ko nakikita, no? Kasi nga, manood na lang kayo sa mga video ko, nakikita niyo kung paano ko paliwanag. Ngayon, pag hindi niyo nakuha yung paliwanag ko, magtanong kayo, no? Pero sa presyoan, siguro mag-opinion ako, pero hindi 100% yun na yung tama na sinabi ko. Kasi nga hindi ko nahawakan yung coin yun, no? Ayun, guys, no? Sa pricing, no? Kasi napuntahan na natin composition, yung advice ng mga how to sell, no? Siguro makita nyo naman yung advice natin, no? Pero ngayon sa pricing talaga tayo tututok, no? Ito, guys, no? Sa ano tayo, no? Sa eBay ako tumitingin ito. Pero may nagbebenta pa nito kasi medyo may nakakalat pa nito. Hindi naman sabihin konting ganda. Kasi yung pera naman yun, nakakalat yan. Hindi, kahit naman yung mga expert sa coin, you know. Oo, siguro sa error, sa mga rare, medyo na ano nila yun, na kakita nila, no? Na mayroon silang na-estimate. Pero kung sabihin mo yung ordinary lang, hindi nila alam yan. Kasi nga, wala naman record yun. Kasi nga, isang hindi na ibabalik. Kasi siguro kung Banko Sentral, mayroon siyang record. O, oh, diba? Alam niya kung ilan na bawi niya, pero hindi niya alam kung ilan ang nawala na rin. No? Nadurog na. O, oh, nilapastangan ng tao na pinaglaruan ng pera, no? Minsan binubutas, sinisira, no? Kaya minsan, hindi mo rin masabi, yun na yun talaga. Malalaman mo lang niya kung marami nagbibenta, no?
doon ka mananantya kung magkano ang presyo mo. Kasi nga, wala kang kalaban eh. Diba? O ngayon guys, meron kami nakita rito. $59.99 to US dollar to. Gawin na natin 60. No? 60, tanggalin na natin yung 2 pesos. No? Kasi medyo masalimuot mag-kwenta yun. No? Pag may 2 pesos pa. $60.50, 3,000. Plus $19.95. Gawin mo $20 na. Shipping niya yun. 1,000. Mahal na shipping niya, 1,000. Tapos yung coin, papalo siya ng times 50 mo. Nasa 3,000. 60 times 50. 3,000. Tapos isa naman, $25. No? Ang $120 kung times 50 mo, $1,000. No? $5, $250. $1,250. No? Walang shipping naman to. Hindi siya naglagay. Pero, may shipping yan. No? Kung gawang gagaling ng US, ano yan? Diba? May misin, hindi naglalagay. Misin. Para lang akiting kayo. No? May magkaroon ka ng message sa kanya, views niya. Misin, hindi talaga naglalagay ng ano. Yung iba. Pero, talagang ano yan, mas OP yan, talagang may shipping yan, no? Pero lang siguro kung malilibre ka ng shipping, kung bultuhan siya kung magbenta, kung malaki siyang seller ng coin, no? Order mo, mga 20 pieces, no? Ilibre kayo ng shipping, no? Pero minsan, mataas din ang presyo niya, no? Doon siya babawi, no? Yun guys, no? $60 yung isa, times 50 mo, 3,000, so 25, pero may nakakalat pa guys, may nakakalat pa sa bentahan, no? Sa Lazada meron. Pero idea lang yung ginawa natin. Meron may nagbibenta pa nga ng $10, $8. Opinion nila yun. Kayo naman, nakikita nyo naman yun. Hindi na mahirap. Kaya minsan tumututok tayo sa World Shop System. Kasi nga, minsan dun yung pinaka-climax ng stress natin. Bakit hindi maibenta? Pero sinabi ni YouTuber, eto yung presyo. Diba? Yung sabi ko nga, manood ka ng manood para malaman mo yung laro. Kung luloko ko, hindi. No? Yun yung at minsan sinisingitan sa advice. Pero ako sinasagot ko lahat man. Ito yung lulo ko ito. Para lang magkaroon ng views. No? Eh, sabi ko nga, pag ikaw namatay, hindi mo alam kung kailan ka ay batang namamatay. Meron naman sobrang tanda. Ayaw pang matay-matay. No? Meron naman masamang tao. Ayaw pang mamatay. Mabait. Yung mabait naman. Namatay agad. Diba? Pero importante pa rin. Mamatay tayo ng malinis ang konsensya at ano natin. Pagkatao. No? Pero magsabi tayo ng totoo sa ating mga content, no? Para lahat tayo happy. Thank you guys, no? Thank you.